Kuya, ano yung mo? Sige na. Patashe! Uy! Ano ba? Yung mga customers na tupagin mo, di puro paglalandi. Ay, yan natatakasan tayo ng mga customers eh. Kapag ako yung mamanalayasan ko dito. May sinasabi ka? Ako? Wait! Yusin mo yan. Kuya, dyan ka na lang. Buka na. Gabi pa ako tawag ng tawag sa'yo. Kuya, alam mo naman yung supervisor ko, di ba? Sobrang higpit nun. Wala man lang ba kayong break? Mga text ko, hindi mo malang ba nabasa? Alam mo naman, di ko hinahawakan yung cellphone ko pag nasa trabaho. Tangiya, para wala naman kapatid eh. Wait, natawagan mo na ba si Mama? Alam na niya. Buti pa si Mama sa Taipei, alam na. Ikaw na nasa Ortigas lang. Teka, teka, ano pala sabi nitong nakabangga? Babayaran daw ba yung shop mo? Hindi lang siya pang iniisip ko. Pati yung namatay kagabi. Pag minamalas ka nga naman, oh. May namatay? Tanghali na. Baka malate ka, ha? Dami nagpapadala ng kung ano-anong email ngayon. Nakakakuha ka rin ito, ate. Ako, ini-ignore ko na lang. Huy! Ate! Oh my God! Thank you.
kung di ka pa papapasok. Hindi ka man lang masisilip? Takot ka ba sa patay? Sandra, hindi ka mumultuhin ni Anne. Close ka ni. Di ba kayong dalawa yung pinaka-close? Gaga, hindi ako yung mumultuhin kasi hindi kami close. Malamang, imutak mo lang ang gawin yung boyfriend ni Anne eh. Kasalanan ko bang niligawan ako ni Jake? Alam mo, may galit din naman kayo ni Anne, di ba? Kasi muntik mo na siya isumbong. Uy, muntik lang. Hindi ko naman siya sinumbong ah. Talaga ba? Eh, bakit siya naging singko kay Sir David? Alam mo, sensitive lang talaga yan si Anne. Kasi na din mo ni Sandra, may tanpuhan eh. Kasi hindi siya pumunta sa birthday niyan. Siguro kaya ayaw mo sumilip. Nagigilty ka, no? Ayoko lang siyang makita nasa kabaong. Kahit nagkatampuhan kami ni Anne, alam po ako pa rin yung best friend niya. Parang kapatid. Nakita mo, i-close naman talaga kayo eh. Eh, bakit di mo pa mapagbigyan sa pagsilip? Mamaya magtampo sa'yo yan. Hindi siya magtatampo. Alam niyang, ang gusto ko matandaan yung fun moments namin. Hindi ganito. Wala. Huwag mo sasabihin, alis ka na naman. Eh, pinagre-report pa kami sa swimming school eh. Saka may makeup class pa ako. Di ba wala ka pang tulog? Kailangan, kuya. So, iwanan mo ako dito. Aba, tulungan mo naman ako mag-ayos. Kuya, tawagan mo na lang si Insan Bading. Saan na lang patulungin mo dyan? At saka, wala ka pang insurance man lang? Sige, bye. Tanong ka pa. Nga pala, Ryan! 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 Well, Miss Ananuevo, impressive ang work experience mo. You may start tomorrow.
Sir, kaya lang ho, regarding ho kasi sa schedule ko. Yeah, I know. Kaya nga kita nilagay sa evening shift para makapasok ka pa rin sa klase mo in the morning. Kusay na lang po, sir. Maraming salamat po, ah. No problem. Alam mo, some of our employees are also students. Gusto rin namin makatulong sa mga estudyante. Eto. Fill out this form and submit it to me before your work tomorrow, okay? Ah, sige po. Alright, ready lahat? 5, 6, 7, go! M-A-B-U-H-A-Y, mabuhay! M-A-B-U-H-A-Y, Sandra. Mabuhay! M-A-B-U-H-A-Y, mabuhay! M-A-B-U-H-A-Y, mabuhay! M-A-B-U-H-A-Y, mabuhay! Alright, good job guys! Isa pa from the top, alright? 5, 6, 7, go! Sandra, kaya ko rin yan! Okay ka lang? Alam mo kung nandito si Anne, for sure gusto niya nagpa-practice tayo kaysa nagbumukmuk ka dyan. Ano ka ba? Move on na tayo. Kulang na tayo. Makahanap din tayo ng kapalit ni Anne. Hindi ka naman kagalit-palitan si Anne. Iho, iho. Bawal matulog dito. Library to. Kung gusto mo matulog, dun ka sa labas. Pasensya na po, sir. Sige po. Alang. Kaya naman, sir, oh, ginugood time niyo lang ako niyan, eh. Wala namang ganyanan. Alam, hindi ka na madedehado dito. Malaki-laki rin ang early retirement pay na matatanggap mo. Sir, totoo ito. Retirement? Bakit, sir? Uugud-ugud na ba ako? Wala tayong magagawa. Para na tayong out of tune. Siguro sisihin mo ang gobyerno. Ayaw mag-upgrade ng facilities. O kaya sisihin mo ang mga tao kasi ayaw na magpadala ng sulat. Lahat ngayon reachable na by internet. Ryan? Sinusundan mo ba ako dito? Aileen, I'm sorry sa... Whoa!
Sorry, coach. Paano na yan? Paano natin babayaran tong bahay? Tignan mo ako, andyan lang ang notice, oh. Paano? Ang gagawin natin? Jessie, may awa ang Diyos. Ang hindi ko lang maisip kung bakit nangyayari sa atin tong kamalasan na ito, eh. Pa, may problema ba? Ah, yan, yung tatay mo. Pina-retire. Tingnan mo itong babaeng ito. Pati ba naman announcement magre-retiro ko, pinangunahan mo pa? Ba't di mo nalang hayaan na ako magsabi sa anak mo at matuto kang manahimik? Pwede sabihin mo! Ayan na, now na, andyan, oh! Sabihin mo! Pasensya na. Wala akong magawa, eh. Kung di ko naman sila susundin, baka tuluyang mawalan ako ng benepisyo. Ano benepisyo? Ha? Paano natin babayaran yung amortization ng bahay? Yung mga cheque na inisyo mo? Paano na? Sabi mo dati, nung kinuha natin tong bahay na to, baka ma-promote ka. Paano na? Sus. Kasi dapat dati pa, pumayag ka na mag-migrate tayo sa Canada. Bro, ang dami mo yatang fan mail, ah. Buti nga kung ganun, eh. Puro spam ka mo. Spam? Hoy, bro. Baka naman pwede magbigay mga number ng girl mo. Huwag mo suluhin. Sige na. Puro kakalukuhan, eh. Sabi nang hindi. Shit! Oh, bakit, bro? Nakita kita, gago. Labo. Ano naman to? Ayan. Panasan na natin yung resume ninyo. Hintay na lang natin via email yung sagot nila. Kung gano'n, anak, hindi ko na kailangan pumunta pa sa mga opisina? Ay, pa, hindi naman kasi to application, pe. I-match pa nila yung resume ninyo sa mga available na trabaho, tapos in-notify nila kayo via email, saka pa lang kayo makakapagpasa ng resume ulit. Gano'n na lang kadali ngayon ang pag-a-apply? Mm-hmm. Oo, anak. Nakita na ba ng buro ni Anne? Dumating na ba ang sister niya from the States? Akala ko gagabihin mm-hmm. ka. Maaga ka. Okay. Nagkayayaan ho agad, eh. Hindi ka pa muna naglibot-libot? Hindi na ho, gabi na. Naku naman anak, eh di ba nagbili naman ako sa'yo na huwag munang dediretso sa bahay? Ay, gabi na. Paglalakotin niyo pa ba yung si Sandra? Oh, eh, di ba? Pero nga ang sinasabi ko, huwag munang dediretso sa bahay pagkagaling sa patay. Tumaan muna sa ibang lugar kasi ang importante, maligaw yung kaluluwa nila kung hindi susundan ka nila sa bahay. Jesse, maano bang tumahimik ka na? Kung ano-ano ang sinasaksak mo dyan sa utak ng bata, eh. Ang patay, patay na! Sa cemetery na tuloy noon. Eh, kasabihan ng matatanda niya. Yan ang sumusunod ka sa mga matatanda. Wala naman na! Ah! Ah! Ah!
may nakita daw siyang babae sa bintana kanina. Anong babae? Naku, yun lang nga ba kasing sinasabi ko, kabilin-bilinan ko, huwag kang uuwi dito sa bahay, huwag kang dederecho para maligaw yung kaluluwa ng patay. Eh, ang tigas na makasin ang ulo mo eh. Baka matroma na mga bata eh. Oh. Hindi pumasok si Sandra? Hayaan mo na lang siya magpahinga. Alam mo, nag-aalala na talaga ako dyan sa anak mo. Ano kaya kung dali natin siya kay Amang Frank? Walang sapi ang anak ko. Desi, yan ang wag na wag mong gagawin. Ang dalhin sa albularyo ang anak ko. Anak mo? Anak natin? Ikaw kung makapagsalita ka, parang alam na alam mo lahat ng mga nangyayari sa anak mo. Eh, ano ba alam mo? Ay, oo nga pala. Ang dami mong alam. Alam mo kung paano mawala ng trabaho. Alam mo kung paano maghirap dito sa Pilipinas. Namin na nantaya siya sa exam. Di pinakita ni Anne, pero ganit na ganit siya. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Mga si Anne ang pumapatay. Pinatay niya si Sam. Hindi totoo, Murto. Alam mo, ang ganda mo pa rin kahit na mamagaya mga mata mo. Kaya gusto kong pumapasok dito sa trabaho. Makikita kita. Ano na bahala dito? Hindi, ano ba? Ako na sa akin, shit! Kasi naman eh! Will you stop pretending that we're still okay? Dahil obvious naman, hindi na. Eileen, wait! Alam mo, hindi ko na kaya to eh. I'm quitting this job dahil hindi ko na kaya makita ka araw-araw. Malakas ang sumusunod sa anak mo. Po? Ano po sumusunod sa kanya? Mundo, laman lupa, engkanto, o demonyo. Masamang espiritu. Lahat ng mga binanggit mo, mga manifestasyon yan ng kasamaan. Ng demonyo. Dasal. Dasal ining. Dasal lamang ang mabisang panlabang sandata. Alam niyo, Lola, every time talagang nakikita ko yung lalaki na yun, yung bang
Naaalala ko lahat ng panlulokong ginawa niya sa akin. Eh, bakit hindi mo siya harapin at mag-usap kayo ng maayos? Galit ka ba o takot ka lang sa posibilidad na maging kayo ulit? Walang hindi naaayos sa magandang usapan. Huwag kang tumulad sa mama at papa mo, ha? Nakakarinti na sa tenga yung pagbabangaya ng dalawang yun. Nako. Tapos dati pangarap lang niyang maging member ng Chilling. And look at her now. Ano yung lucky charm mo? Sorry po, sir. Sorry po. Sa susunod, mag-iingat ka sa mga dinadaanan mo. Sir, sorry po ulit. Sir, akin po to. Sandra! Ikaw ah, pusiping the moves ka kay sir ah. Hashtag pa-cute. Ano pinagsasabi mo? Ikaw at si Sir Philip. Ewan ko sa'yo. Bakit, hindi ba? Sam si Ann? Kahit patay na si Ann, di niya pa rin nakakalimutan yung kasalanan ni Sam? Kaibigan ko si Ann, pero alam ko kung paano siya magalit. Nung iniwan siya ng tatay niya, she kept all that anger in her heart. Pinagtirik niya ng kandila yung tatay niya at hiniling na mamatay. Hindi basta-basta kinalilimutan ni Ann ang atraso ng mga tao sa kanya. At kaibigan mo siya kahit ganun siya? Kaibigan ko siya dahil ganun siya. Dahil alam kong pagmamahal ang pinanggagalingan ng lahat ng yun. Galit kaya siya sa akin. I'm sure all of you have heard of the recent misfortunes of some of your schoolmates. It's sad, but we have to be careful. Nakausap ko ang ating principal kanina at di pa rin natin alam kung anong reason behind these incidents. Hi, can I have your liner? Thank you. Hi, MC. So you ordered for one for one build your own pizza? Ka lang? Ha? Nag-resign ako. This is the last time you'll see me here. Sir!
Sandra, pag nilagawan ka ba ni Jake, sasagutin mo. Please, kamamatay lang ni Anne. Ay, mukhang ikaw naman yung sunod yung target, Sandra. Salamat nga pala sa paghatid, ha? Wala yun. I'm sorry na nagawa kita ng pagtaksilan. I'm sorry na naging ma-pride ako. Ang tanga-tanga ko. I'm sorry kung hindi pa rin kita malimot. I'm sorry na mahal pa rin kita. Sorry, Ryan, pero I don't think this is the right time. Maghihintay ako. Hindi ako magsasawa sa paghihintay. Good night, Ryan. Ayos ka lang ba, anak? Pag may problema ka, ha? Huwag na huwag ka mahihiya magsabi sa akin. At kung yan lalaking yan ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo, babarasahin ko yan. Pa-okay lang po ako. Anak, kanina pa kita hinihintay eh. Baka naman pwedeng tulungan mo ako. Dun sa computer. Palagay ko suswertihin tayo ngayon eh. Papasensya na, kailangan ko na ako kasing magpahinga eh. Sige. Bukas na lang. Check nyo ito. Ano yan? Tim. Oh, man. Astig niya, no? Okay. Sino kaya nag-upload na to? Ay, pare, at least ina-enjoy natin yung scandal. Wow. Sino kaya yung girl? Mukhang maganda. She's enjoying, she's dancing. Oh, fuck.
ginawa mo? Ano ginawa mo? Tulong, tulong, guys! Tulong, guys! Tulong, guys! Tulong, guys! What's wrong with you, Sandra? Ano ba? Balak mo bang patayin si Karen? Hindi ako. Sinusundan niya ako. Hindi ko alam bakit niya ako sinusundan. Kasing ka ba? Nakatrucks ka ba? Ano pinira mo? Ito ko sinasabi ko. My God, you really need some help. Sandra naman? Inumin mo muna ito. Thank you. Thank you for saving me. Nandito lang ako. Diyan sa pangangakulang mo. Lola, huwag na ho kayo mag-alala. Ako na ho maghahanap kay Sandra mamaya. Eh, baka naman nakitulog lang yun sa mga kaibigan niya. Sobra lang talaga mag-alala tong si Mama, ha? Matanda na ako. Bawal na sa akin na mag-isip. Pwede ba samaan mo na ako sa mga pulis? I-report na natin ang pagkawala ng kapatid ko si Sandra. Pa, hindi naman ho tayo sigurado kung talaga nawawala nga si Sandra. Eh, baka naman nalobot lang yung phone niya kaya hindi natin makontak. Kaya kumalma lang kayo. Paano kung hihinahon? Nung nagsabogan Diyos ng katangahan, sinalo lahat ang nanay mo! Ah, tama na, ha? Pwede ba kausapin mo nanay mo? Kausapin mo yan! Wala akong pakialam kung nagpalibing pa kayo sa namatay. Ang akin lang, bayaran niyo yung mga damages na ginawa ng jeepney niya sa shop ko. Bullshit! Pangako na Ate naman! Ate, time ka na. Oo, alam ko. May negosyo ko dito at nalulugi na ako kung gusto mo magkita-kita tayo sa korte. Ate, time ka na.
Pero ng dyaryo, ah. Ayusin mo yan, ah. Additional ka, sige ka. Si Ryan. Ayun, nagugora ang drama. Saan daw? Malaysia. Malaysia? Nilaloko mo ba ako? Insan, ang Malaysia ay malay ko. Aray ka nga ng bigi para magkaintindihan tayo. O sa'yo? Oh! Anong nangyari? Uy! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Aileen? Aileen? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang naman ako. Si Sandra lang itong inaalala ko eh. Ano bang nangyari kay Sandra? Eh, kasi hanggang ngayon natutrauma pa rin siya sa mga nangyari eh. Pero parang kasing sunod-sunod na yung mga aksidenteng natatakasan niya eh. Nag-aalala ako sa kanya. Mabigat to para sa kanya. Aileen, she will be fine. Alam kong matapang ang kapatid mo. Mama? Okay ka lang ba, anak? Alalang-alala kami ng daddy mo sa'yo. Okay lang po ako. Ang kapatid mo, si Sandra. Sandra? Sandra, anak, kumusta ka na? Ano ba nangyari sa'yo? Nanalo ko sa loto! 12 million pesos! 12 million pesos! Paano ka man nanalo sa loto, hindi ka nga tumataya? Pili ko lang nung isang araw. Para may umatak sa akin na gumora sa tayaan ng loto. Para may bumubulong. Tumaya ka. Tumaya ka, bakla, tumaya ka. Hindi tumaya ako. And this is it! Oh, bakit? Yung email. Trulali yung chain mail. Anong chain mail? May nagpasa sa akin nung nakaraan. Pinapapasa sa 7 tao. In 9 days, kapag ginawa mo to, suswertihin ka. Pero pag hindi, wait. Bad things will happen. Dahil kilala mo ako, Miss Congeniality, ang beauty ko, pinasa ko siya. Pang-siyam na araw ngayon. Alam ko pinasa ko to sa inyo ni Ryan. Wala ako natanggap. Tsaka baka coincidence lang lahat. Sayang naman! Kung hindi ito totoo, paano ako mananalo ng 12 million? Ewan ko. 12 million! Wait. Baka may ibang makaalam. Baka mahulgap ako. Baka makidnap ang beauty ko. Teka. Wait. Ano ba nangyayari dito? Ma'am. Sunod-sunod na lang yung mga namamatay. Una si Anne. Sumunod si Sam. Ngayon naman si Kyle. Hindi pa nga tayo nakaka-recover. Eh, susunod na naman. Ito na ang nakakawindang. Yung money ng pagsugi. Hindi ordinary. Ito muli! Si Kyle, namatay sa CR. Hindi na biro-biro ito, ha? Ako natatakot na rin. Ikaw ba? Hindi ka ba natatakot? May nagdadala kasi ng malas dito sa school natin. I totally agree with you. Kung bakit ba naman kasi may nagdala pa ng bad vibes na yan dito, napepeste tuloy ang eskwelahan na to. Kinikilabutan ako. Baka mabati ka. Ay, knock on woods, ha? Naku, baka mamaya magdilang ang hill ka. Ayoko ba matsugi, no? Virgin pa ako. Virgin? Oo naman, yan. Sobra. Ay, naku, iyaan mo siya. Para bukas, hindi na pumasok.
Sorry, anak, ha? Ma, wala naman kayong dapat ingin ng tawad. Dahil wala naman kayong ginawang kasalanan sa amin, eh. Yung kay Sandra, maintindihan niya rin ho kayo. Hindi niya naman ho kayo matitiis, eh. Kung meron man ho kaming gustong maayos, inyun sa inyong dalawa ni Papa. Sorry ha, anak. Pasensya ka na. Pero pangako, aayusin ko ito. Pangako yan. Uy, ba't ka nandyan? Halika nga dito. Ikaw talaga, kahit anong kamalasan nangyayari, gusto mo pa rin nandito ako. Yung bibig mo, hashtag quiet please. Okay, okay, sorry. Me and my big mouth. Hashtag kilig much. Kasalanan ko to eh. Anong ibig mong sabihin? May tanggap akong chain email a few weeks ago. Tungkol sa isang babae nang hingi ng prayers. The usual chain letter na marireceive mo at isesend mo sa 7 people. Tapos swertihin ka. At kung hindi, in 9 days you will die. Pinatulang ko. Sinend ko sa mga kilala ko. On the 9th day, na-approve yung application namin for immigration sa Canada. Tapos dumating yung uncle ko. Galing Hawaii. Binigyan niya ako ng $5,000. Kaso the following day, namatay si Anne. Ako yung nag-forward sa email ni Anne. Okay, oh, wait lang, wait lang. Anong connection nito kay Kyle at Sam? Pinadala ko sila. Si Karen. Si Sandra. Oo, pati si Sandra. Pinadala ko kayo ng chainmail. Teka nga, alam mo, coincidence lang yan, okay? Huwag kinigdadra mo natatakot dyan. Coincidence lang. Alam mo kung bakit? Kasi, sabay-sabay mo kami sinendan, di ba? O, eh, bakit nauna namatay si Anne? See? Teka, tsaka bakit hindi sabay na na-accident si Sam at Kyle? Pero sigurado akong na-receive ni Sam ang email. Magkasama kami nung in-ignore niya yung forwarded mail ko. Nagalit pa nga siya sa akin, ba't ako nagpapaniwala sa mga ganun? Teka, in-ignore niya yung email? Bakit? Naaalala mo ba kung kailan niya binuksan at in-ignore yung email? July 6. July 6 siguro. Tama. Birthday nun ng tropa, kaya natatanda ako na. July 15 na aksidente si Sam. 9 days. 9 days yung nakalipas bago yung nangyari kay Sam. Dahil in-ignore niya yung email at hindi niya dinilit. So, ibig sabihin, kaya namatay si Anne at yung iba pa dahil dinilit nila yung email agad? At kaya sumerte si Karen kasi pinorward niya yung email tulad nung iba. Isa sa sinenda ni Karen si Mr. Nadres. OMG! Bakit? Anong nangyari? Matay kanina si Mr. Nadres. Ugutan siya ng tumalsik na ceiling fan. Freak accident katulad ni Anne, Sam at Kyle. Kasalanan ko to. Ba't ko ba pinorward yung glitching email na yan sa inyo eh? Saan nila? Inignore ko yata yung email. Bakit ignore ko din yung email? Kailan mo binuksan yung email? Kailan mo in-ignore? Hindi ko maalala! Hindi ko matandaan! Biktima rin si Anne ng chainmail, pero bakit sa akin lang siya nagpapakita? Nagpapakita sa'yo si Anne? Oo. It's getting complicated. Cynthia! Ano ba ang mangyayari sa'yo? Cynthia! Alam
kami katalanan nito eh! Kung hindi mo sinad yung pesta yung email na hindi tayo magkakaganto! Alam mo, pag namatay ako, pupuntuhin talaga kita! Hindi ngayon ang panahon para magsisihan. Kailangan natin malaman kung paano matitigil ang curse! We need to trace down kung kanino nagsimula ito. Ilang days na ba since you forwarded the email to us? Saan pupunta? Kailangan na matigil ito. Ako talaga may kasalanan. Kung na-ignore mo na yung email, wala na tayong magagawa. Natatakot ako. Binagtataka ko lang. Lagpas 9 days na simula nung in-ignore ko yung email, pero buhay pa rin ako. Siguro dahil kay Jake, o dahil sa albularyo. Sa totoo lang at hindi ko na alam. Hindi ko hahayaan may mangyari masama sa'yo ulit. Gagawin ko ang lahat to stop this, okay? Thank you. Kuminahon ka nga. Alam mo, ikaw parang kasiwatase. Ang hilig niyong mga alam sa mga bagay-bagay. Kuya naman, ang hinihingi namin sa'yo, tulong mo. Hindi yung komento mo. Ano ba, tutulong ka ba o hindi? Oo na! May choice pa ba ako? Sige. Wait lang. Yes! Got it! Ano? Nahanap mo na? Yes! Bingo! Julia Benson? Julia Benson? Matagal ng chainmail na to. 5 years ago pa. Sinusubukan kong i-verify kung merong account ang email address na to sa Facebook. Pero kung mapapansin nyo parang... ang last login niya 5 years ago pa, kasabay ng pagpapadala ng chainmail. Pero wait, may mahalap pa tayong clue dyan. Eh, naka-private yung account niya. Madali lang yan. Try natin. Maning-mani lang yan. Wait, akala ko ba may mahanap tayong clue dyan? Eh, parang tatatlo lang yung profile picture niyan eh. Pero, maganda siya ha? Hindi tayo maghanap ng clue sa pictures. Maghanap tayo sa mga posts. Sa posts? Oo. Jake, hindi ba ito yung bago nating teacher sa school? Oo, si Sir Philip to.
Miss Denzel, si Sir Philip po. Huwag na huwag mong babanggitin yung pangalan ng malas na yan! Kawawa naman si Mrs. Denzel. Siya pa ang nakakita kung paano napugutan si Mr. Nadres. Tulad natin, masyado mabigat para sa kanya yung mga nangyari. Pero ang pinagtataka ko lang, may alam kaya si Mrs. Denzel tungkol kay Sir Philip? Oh, sila ate. Kailangan natin mahanap si Philip. Nasaan na kaya si Philip? Kailangan natin siya mahanap. Oh, ano? May nakita ba kayo? Anong nangyari? May namatay na naman. Tapos teacher pa namin. Ha? Huh? Siguro kailangan natin i-check yung mga pinanggalingan eskwela ni Sir Philip. Para kang detective ko mag-isip. Buti na lang ka-close mo yung librarian. Pinayagan makapasok sila ate. May crush sa akin yun eh. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang itago yung takot na nararamdaman ko eh. Paano mo nakuha to? Ang lagay eh, ikaw lang magaling dumiskarte. Sige na. Confirm! May ginalaman si Sir Philip sa cursed email! Kailangan na natin mahanap si Sir Philip. Siya susi sa lahat ng ito. Alam ko kung paano. Halika na. Basa na kaya ito ni Ryan. Iwas puso eh. Naalala mo, ang lakas ng ulan nung sinagot mo ako. Sa sobrang saya ko nga, napaligo ako sa ulan. Oo. Sinipon ka pa nga nun eh. First date natin yun. Sisingap-singap ka pa nun. Hindi ko nga alam kung bakit kita sinagot nun. Ang tagal ng ulan. Bakit? Hinihintay mo ba na sagutin kita? Bakit? Ngayon na ba yun? Huwag kang atat. Hindi uulan ngayon. Maghihintay ako. Kailangan akong sabihin sa'yo. Ano? Nakalimutan ko na nakatanggap pala ako ng chainmail. Katulad ng kina Sandra. Ano? Bakit hindi mo lang yun sinasabi sa'kin? Nakalimutan ko, okay? Besides, baka ibang chainmail naman yun. I'll be fine. Huwag ka na mag-alala. Sino namang hindi mag-aalala dun, Ryan? Kita rin natin Sir Philip. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, okay? Pustahan pa tayo.
I will survive this day. Superstition lang ang lahat. Oh, tignan mo, lalabas ako. Ayun, saan ka pupunta? Masama sa amin, pangako. Hindi ako papayag na may mangyari sa amin. Salamat. Ikaw lang bahala sa kapatid ko, ha? Ang puzzle talaga hanggang ngayon sa akin. Bakit nagpapakita sa akin si Anne bago mangyari yung mga deaths? What is she telling us? Baka may kinalaman din siya doon sa babae. Kay Faceless Girl. Tao po! Sir Philip! Sagot. Umuwi na kayo. Sir, may tatanong lang ho kami. Sinabi kong umuwi na kayo. Sir, makinig muna po kayo sa amin. Yung boyfriend ng ate ko namatay, yung mga kaibigan ko namatay, ako munti ka na mamatay dahil sa sumpa na iniwan ni Julia. Tigilan niyo na ako. May pamilya na ako. Sir, katulad ninyo, gusto rin namin matigil lahat ng ito. Gusto rin namin ng tahimik na buhay, pero hindi namin magagawa yan hanggat nanggugulo yung kaluluwa ni Julia. Please, sir. Ikaw na lang pag-asa namin. Teacher ko ni Julia. Pero mas naging malapit kami sa isa't isa. Laging magkasintahan kami ni Julia. Nagmamahalan. Pero dahil parehong bata pa kami. Ikaw. Hanggang sa maisipan naming kunan ang aming moments together. Para sa aming dalawa lang yun. Wala siyang kumalak. Nung una, sinubukan naming magpakatatag. Isa walang bahala ang lahat. Pero si Julia ang labis-labis na naapektuhan. Nang malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa video, itinakwil nila ito. Pinalaya sa bahay. Sinabi niyang magsama na kami. Natakot ako. Hindi pa ako handang magpamilya. Hindi ako pumayag sa gusto niya. Pakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi na pumasok si Julia. Wala na akong nabalitaan sa kanya. Maliban sa pagpapakamatay niya. Ah,
simula noon, hindi na niya ako pinatahimik. Kahit saan ako lumipat, kahit saang eskwela may namamatay, sinusundan niya ako. Pagod na ako. Sir, kailangan niyo pong tapusin to. Ano? Sir, baka kailangan niyo humingi ng tawad. Ilang beses na ako nagmamakaawa sa kanya. Sir, baka kailangan niyo humingi ng tawad. Pwede kayo mag-send ng chain letter. Tulad ng ginawa niya. Yeah.
salamat, Ann. Ikaw pala'y nagbababala sa akin. Thanks for being a friend. Lala, si mama at papa? Ay naku, nag-date yung dalawa. Napapadala sa mong paglabas-labas yung dalawang yon, hindi malayong masundan ka. Lala, mapagbiro po talaga kayo. Malayo mo. Sige po, mauna na po. Sige. Bye. Ingat ha. Sige po. Ibig sabihin ito? Para sa'yo yan. For making me smile. Oh. Ano oh? Wala niyan. Meron yan. Promise, meron. Sandra. Promise. Lumayo ko na nga! Okay. Grabe ito eh! Ano yan? Mukhang mahaba ah! Uy, skura na niya! Okay! Okay! Motley? Ano yan? Baka motley? Hindi! Meron! I-check mo, meron yan! Ay, saka no coaching! Andaya naman! Hindi pa hindi! Oh, hindi! Alam mo, search mo! Dali! Mali yan, map! Papalitan mo yun, no? Okay. Search mo. Wala yan, ma'am. Na? Yes, pa. Madala mo yung daddy mo. Oh, meron ba? Wait lang. Ano na? Check ko. Uy, meron ba? Ano? Ito na, may sinesearch ko. Ay, naku, ang tagal mo. Wait. Yes, pa. Anak, paki-open mo naman tong email ko. Bakit? Parang nagulo ko eh.
Kuya, na-happy mo. Sige na. Patashe! Uy! Ano ba? Yung mga customers na tupagin mo, di puro paglalandi. Ay, ngayon natatakasan tayo ng mga customers eh. Kapag ako yung mama na layasan kita dito. May sinasabi ka? Ako? Wait! Using mo yun. Kuya, dyan ka na lang. Upo ka na. Ako tawag ng tawag sa'yo. Kuya, alam mo naman yung supervisor ko, di ba? Sobrang higpit nun. Wala man lang ba kayong break? Mga text ko, hindi mo man lang ba nabasa? Alam mo naman, di ko hinahawakan yung cellphone ko pag nasa trabaho. Pangiya, para wala naman akong kapatid eh. Wait, natawagan mo na ba si Mama? Alam na niya. Buti pa si Mama sa Taipei, alam na. Ikaw na nasa Ortigas lang. Teka, ano pala sabi nitong nakabangga? Babayaran daw ba yung shop mo? Hindi lang siya pang iniisip ko. Pati yung namatay kagabi. Pag minamalas ka nga naman, oh. May namatay?